So ayun na nga mga bossing, mga idolo, ano, kumusta kamusta, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung ano man ngayon dyan sa inyo, gusto lamang kitang batiin ng isang mapagpalang araw. Mga mga sir, mga ate, mga kuya, mga tito, mga titas, mga friendship, mga tropa, kamusta kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong episode, panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating Mumunting Channel. So tama yung nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title. Ano nga ba yung gagawin mo kung walang unlimited data promo sa Smart at sa Talk and Text sa ating SIM card? Or kung nawala na, marami kasing mga SIM card ang nakat ang kanilang unlimited data promo ni Smart at ni Talk and Text. So gumawa pa rin ako ng mga research, mga paraan, mga alternatibong paraan. Pasensya na kayo sa aso, medyo maingay gabi ngayon kasi sa amin. So gumawa pa rin ako, nag-research pa rin ako ng mga alternatibong paraan para ma-maximize pa rin natin yung paggamit natin sa ating data, sa ating smart data or sa ating talk and text data. So bago ang lahat, kung na-search mo lang pala tong video na to, kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung ating bell icon para ikaw ang unang ma-update, ikaw na rin yung unang ma-notify, ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. So, tatako na tayo sa ating topic. Ano nga ba yung gagawin natin kapag ka nakat na or wala talagang smart and talk and text only data promo sa ating SIM card? So, napakadali lang yan. Unang-una, kailangan mong alamin yung pinaka-latest, pinaka-swak, pinaka-sulit na promo ni Smart or ng ating talk and text SIM sa pamamagitan ng ating GigaLife application. So, kung wala ka pa nito, download mo lang sa ating Google Play Store. So, napakadali lang mag-login, gumawa ng account dito. So, GigaLife. So, kung meron ka ng GigaLife, check mo to kung updated, i-update mo para ma-obtain mo yung mga latest nilang mga promos. So, titignan na natin yung ating GigaLife application. So, open na natin yung ating GigaLife. Pipili tayo ng pinakasulit, pinakamabisa at pinakamaganda, pinakaswak sa ating budget na kanilang promo ngayon. So, claim lang natin yung kanilang libreng 100 MB. So, yan. Close ko lang itong mga nagpa-pop up. So, close natin yan. So, nandito na tayo sa ating dashboard. Siyempre, ang ating pipiliin ay yung pinakabagong promo. So, dito sa right side niya, sa new 2 times plus double giga plus. So, tatap natin to, yan, kung makikita mo, tatap ko yan. And then, hahanap ka ng tulad ng sinabi ko, pinakaswak, pinakasulit, pinakamabisang promo. So, dito tayo sa only all net calls and text. So, sa right side, ito, tatap natin yan. And then, ang lagi kong pinipili is itong una, itong 99 pesos for 7 days or sa isang linggo. So, double giga video plus 99. So, meron ka ditong 17 gigabytes. So, tatap lang natin para makita natin yung kanilang mga previous. So, total of 17 gigabyte, 2 gigabyte video araw-araw, 14 gigabyte for YouTube, Netflix, Smart Livestream, I1 TFC plus 3 gigabyte plus free only all net calls and texts for 7 days. So, 17 gig na sa 99 pesos isang linggo yon. So, paano ko naman nasabi na mamamaximize mo pa rin yung paggamit ng ating data promo? Pangalawang step natin, magda-download ka ng isang browser na ang pangalan is Opera Mini. So, tatap mo lang yung Opera Mini. Yan. So, kung mayroon ka na nito, i-update mo din para mas maganda yung pag-browse mo or paggamit sa ating browser na Opera Mini. So, open lang natin. So, yan, hanapin ko lang yung aking Opera Mini. Bakit nga ba Opera Mini yung aking napiling browser? So, malalaman natin yan. Yan, open natin yung ating Opera Mini. So, tulad ng sinabi ko kanina, mamamaximize natin yung paggamit ng ating data. Bakit ko nasabi na mamamaximize? Dahil dito sa features niya dito. Sa setting sa right lower part, tatap mo lang siya.
So makikita mo mayroon siyang okay, tatanggalin natin yung Lazada. So makikita mo mayroon siyang features na tinatawag na data saving. So tatap natin yan. Ano nga ba tong data saving? So kapag kasi sinabing data saving, ibig sabihin masisave natin yung data natin kahit ganun pa rin yung paggamit natin, yung the way na paggamit natin ng internet. For example, nag YouTube tayo ng isang oras sa normal na browser, nakagamit tayo ng 100 MB. Dito sa Opera Mini browser is halos 40-50 MB lang yung ating magagamit. So halos half lang na data ang nakukonsume natin. Ang configuration nito is ito. Dito sa pupunta ka dito sa image, ayan, tatap mo yan. Ang pipiliin mo is yung medium quality. So kapag ka low quality, mas maganda pa yon, mas sa in terms of data consume. Ibig sabihin, pag naka low quality ka, mas matipid. Kaso nga lang, pag naka low quality, syempre kapag ka nag Facebook ka, medyo pixelated yung mga video, mga pictures, yun na nga. So kaya dito lang tayo mag-i-stay sa medium quality. Sa high quality din naman, okay din naman, pero mas mabilis din makonsume, mas malakas kumain ng bandwidth, mas malakas gumamit ng data itong high quality. So ang gagamitin natin is itong medium quality. Yan. Then may maganda ring features ito, yung tinatawag na ad blocking. Ibig sabihin kapag ka ad block, blina-block niya yung mga ads, ibig sabihin nun, mas nano-normalize natin yung paggamit sa browser. It means, meaning to say, mas maliit yung data na nakukonsume natin. So ayun, napakaganda. So yung 17 GB mo sa isang linggo, swak na swak, hindi mo yun mauubos. So try natin mag YouTube. So yan, so try natin mag YouTube. Yan, tap lang natin. So kung mapapansin mo, mabilis din siyang mag response kahit naka medium quality lang siya. Makikita mo, napakaganda rin naman, napaka smooth gamitin, napaka bisa, at napakabilis mag response yan. So yan, bawal tayo mag play ng video dahil baka tayo makapiright. So try nating mag Facebook. So try nating mag Facebook. So kung makikita mo dito sa Facebook, sa kanyang URL nakakalagay is m.facebook.com. ibig sabihin naka mobile Facebook ka. Ibig sabihin nun, mas maunti na naman yung makukonsume mong data. So ayun, napakabilis niyang mag-response. Ayan. So yung 17 GB mo, saktong-sakto yan sa isang linggo. Hindi mo yun mauubos. So ayun, napakaganda ng ating content ngayon. Gagamit ka ng Opera Mini at hahanapin mo yung pinakaswak na budget sa budget mo at pinaka mabisang promo ngayon ni Smart at ni Talk and Text. So ayun, makakatipid ka ng data consume at mama-maximize mo pa rin yung paggamit mo sa ating mga social media platform. So ayun, kung may mga katanungan ka, PM mo lang ako sa Facebook yan. And then kung gusto mo namang ma-shoutout, libreng-libre sa ating comment section. So comment down below lang yung pangalan mo, gagawa natin ng paraan para i-shoutout kita sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. So hanggang doon na lang mga tropa, kita-kits sa ating mga susunod pang mga tutorials. God bless.